Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Tsismosang Kapitbahay. Nag-uusap-usap sa tapat ng tindahan ni Aling Minang ang mga marites sa kanilang lugar. Pinag-uusapan nila ang gwapong lalaki na bagong lipat sa apartment na malapit sa kanila. Ang gwapo ng lalaking yun! Ang ganda ng katawan! Parang sa gym na tumitira! Ang kinis pa ng balat! Wala malang peklat kahit balahibo sa binte! Pero nagtataka ako, mga Mars, kapag ganun ang itsura ng lalaki, nakakapagduta talaga eh! Parang hindi lalaki! Parang lalako eh! Bidang-bidang sabi ni Aling Marites. Nagtawa na ng mga kausap niya dahil aliw na aliw sa kanyang sinasabi. Baya-maya ay dumating na ang baklang si Valerie na galing sa trabaho. Agad siyang tinawag ni Aling Marites para sabihin ang bagong balita. Val, balika sandali! Ah, ano na naman yan, Aling Marites? Panigurado, chismis na naman yan, no? Sabi ni Valerie na lumapit din naman sa mga nag-uusap. Oo, at mainit-init pa ito. Di ka kasi updated dahil panggabi ang trabaho mo bilang call center eh. Sa araw naman, natutulog ka, kaya wala kang kamali-mali sa paligid mo. Pabalitaan na lang kita. Eh ano ba naman yon? Spill nyo na habang kaya pa nang tanggapin ang utak ko kasi I'm very sleepy. Baka mag-collapse ang beautiful sexy body ko sa harapan mo. Diyan sa apartment na tinitiran mo, may bagong gwapo. True ba? Nabuhay bigla ang dugo ni Valerie nang marinig ang magandang balita sa kanyang kapitbahay na si Marites. Eh anong unit ba siya nakatira? Eh ang alam ko, katabi lang ng unit mo. Di ba yun lang naman ang nabakante nung nakaraang buwan? Ay, oo nga pala. O sige, uuwi na ako ha. Kailangan ko siyang alukin ng masarap na spaghetti. Paalis na si Valerie nang pigilan siya ni Aling Marites. Oh, bakit na naman? Hadlang ka talaga sa papausbong kong love life. Eh kasi, maraming may mali sa kanya. Ano na namang mali? May kapansanan ba? Ayos, kahit ano pa ang kapintasan niya, kaya ko siyang tanggapin, no? Hindi yon. Masyado kasi siyang maganda para sa isang lalaki. Ano? Maganda? Oo, hindi gwapo. Ganda ang nakikita ko sa kanya. Biglang napaisip ang bakla sa sinabi ni Aling Marites. O sige, ako nang bahalang umamoy sa kanya. Maaamoy ko naman siya eh. Malalaman ko kung rainbow ang kulay ng dugo niya. Oh, sige, dyan na kayo ha, babosh mga Marites. Pakending-kending na naglakad si Valerie pauwi sa kanyang unit. Ay halika, sundan na natin. Sabi ni Aling Marites habang tinatanaw pa ang bakla. Kagad naman siyang sinaway ng may-ari ng tindahan na si Aling Minang. Hay, magsitigil na kayo, magsiuwi na kayo. Gumawa kayo sa bahay niyo. Hindi yung nag-uubos kayo ng oras sa kamamatsyag sa buhay ng iba. Ano kayo mga CCTV? Ipako ko kayo sa pose para may pakinabang kayo. Ang KG naman ni Aling Minang. Kami pa ba ang lolokohin mo eh? Alam kong nakikisagap ka rin naman ng mga chismis. Kanina ka pa dyan sa bintana ng tindahan mo eh. Humahaba yung tenga mo eh. Ay, ako nga Marites eh. Huwag mong isaasama sa gawain mo ha. Tingnan mo, sa kakadaldal mo, dumami na ang tumatambay sa harap ng tindahan ko. Mga nakaharang na kayo, wala nang madaanan ang bibili sa akin, no? Ay nako, magsiuwi na kayo. Nako, tayo na nga mga Mars. Tumubo na naman ang sungay ni Aling Minang. Magsiuwi na nga tayo. Bubulong-bulong na nagsiuwi ang grupo ni Aling Marites. Pero hindi pa nagtatagal ang chismos ang babae sa loob ng kanyang bahay nang umalis uli ito para sumilip sa apartment ng bago nilang kapitbahay. Ay, hindi talaga ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan sa sarili ko na bakla ang lalaking yun. Nakakairita kasi. Tanggap naman ang lipunan ng mga bakla, bakit natatago pa siya? Si Wal nga oh, lantad ang hitad na yon. Kakaiba talaga itong bago naming kapitbahay eh. May lihim talaga siyang itinatago. Pwes, yun talaga ang aalamin ko. Patingin-tingin muna sa paligid si Aling Marites bago makiramdam sa unit ng lalaki. Tiniyak niyang walang nakakakitang tao sa kanya. Nang kampante na siya, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto.
idinikit niya ang tenga para pakinggan kung ano ang nagaganap sa loob. Masyado namang tahimik. Wala akong masakap. Nakita niya ang salamin sa bintana na may parting nabasag. Sumilip siya doon. Marahan niyang hinawi ang kortina para makita ang nasa loob. Nakita niya ang lalaki na nakahiga sa kama. May katabi itong babaeng nakaupo. Ha? May babae? May kasama siyang babae? Sino yun? Hindi tumamukhaan ni Aling Marites dahil nakatalikod sa kanya. Nanigas ang katawan niya na parabang nagyelo nang makita niya ang babaeng biglang tumingin sa kanya. Nagkatapat ang kanilang paningin. Titig na titig siya sa mata ng babae. Nanlilisik ang tingin nito. Puro itim ang kulay ng mata. Maya-maya ay may tumulong pulang likido sa mga mata nito. Bigla siyang napaatras. Namumutla siyang umalis. Paisa-isa ang kanyang hakbang na parang robot. Ano yung nakita ko? Tao ba yun o multo? Tugo ba yun? Tugo yun, di ba? Yung tumulo sa mata niya. Sabi ko, may tinatangong sikretong lalaking yun eh. May kasama pa siyang babaeng halimaw. Tumakbo pali si Aling Marites dahil sa takot. Hindi niya namalayan ang kasalubong kaya nabangga niya ito. Oh, tumatakbo ang person. May tinatakasan ka? Tanong ni Valerie. Eh, wala ah. Eh, saan ka galing? Namumutla ka at pinagpapawisan. May ginawa ka na namang kalokohan ano? Wala nga. Tumabi ka nga, Val. Iniwasan niya ang bakla at tumakbo na uli. Pero bigla siyang napainto ng sigawan siya nito. Hoy! Sino yung kasama mo? Bigla siyang napalingon na nanlalaki ang mga mata. Ha? Kasama? Wala akong kasama, no? We, ayan o, nasa tabi mo. Bigla siyang napatakbo pabalik kay Valerie at napahawak pa siya sa braso nito. Palisin mo siya, Val! Hindi siya pwedeng sumama sa akin! Nakakatakot ang itsura niya para siyang papatay ng tao! Oh, sabi ko na may ginagawa kang kalokohan eh, Aling Marites. Niloloko lang kita pero inamin mo na kagad ang ginawa mo. Sabihin mo nga sa akin kung ano yon dahil kung hindi, isusumbong kita sa katiwala ng apartment para hindi ka na papasukin dito sa compound. Inikot-ikot pa siya ng bakla habang kinakapkapan. Baka may ninako ka, kung meron man eh, ilabas mo na habang tayo pa lang ang nakakaalam dito. Bahagya niyang itinulak ang bakla dahil nainis na siya dito. Ano ka ba? Tsismosa lang ako pero hindi ako magnanakaw, no? Sobra ka naman sa akin, Val. Ay okay, sige. Eh ano inakuha mong chismis? Tiningnan siya ng matalim ni Val. Halata sa tingin itong hindi nagbibiro sa kanyang pagbabanta. Okay, sasabihin ko na. Pero huwag mong sasabihin sa iba, ha? Biglang tumawa ng malakas ang bakla sa sinabi niya. Napakunot noo siya. Oh, bakit ka tumatawa? Kung ayaw mo, hindi wag, uuwi na ako. Hoy, sandali lang. Paano ba naman akong hindi tatawa? Di ba ang gawain mo ay magpakalat ng kwento? Tapos ngayon eh, ayaw mong malaman ng iba. Ibig sabihin, gawa-gawa mo lang yan. Kahit kailan talaga, Aling Marites, napakasinungaling mo. Hindi, hindi ako sinungaling. Kahit kailan, hindi pa ako nagsisinungaling. Sa lahat ng kinukwento ko, totoo mga yun. Kanina, nakita ko talaga may kasamang babae yung gwapong lalaki na nakatira sa katabi ng unit mo. What? For sure? Mamatay ka man? Babae nakita mo, hindi multo? Oo, babae. Nakaupo nga sa tabi niya eh. Hinawakan siya ni Valerie sa braso at kinabig. O sige, tara. Puntahan natin. Sabay natin titingnan kung talagang may babae siyang kasama. Kasi kanina, nakausap ko siya. Mag-isa lang siya doon. At wala raw siyang girlfriend, no? Ibig sabihin, single siya. Tara, puntahan natin para masiguro natin. Kesa magkalat ka na naman ng ibang kwento dito sa lugar natin. Ay nako, kawawa naman yung tao, no? Ha? Ayoko nga. Nakakatakot kayong tumingin yung babae. Hindi, akong bahala sa'yo. Halika na. Pinagtulakan siya ni Valerie hanggang makalapit sila sa pintuan ng unit ng gwapong lalaking tinutukoy niya. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto at pareho silang tinamaan nito. Bumagsak sila sa semento at sabay na nagulat nang makita ang lalaki na nakatayo sa pintuan. Anong ginagawa niyo dyan? Nabangga ko ba kayo ng pinto? Pasensya na ha. Nahihiyang sabi ng lalaki.
Bakit naman kasi ganyan ang pinto mo, Pogi? Parang may mali. Tanong ni Valerie pagkatayo niya. Eh, ano ba yun? Oo nga eh. Kasi nung dumating ako dito, sira ang bisagra ng pinto. Palitin na. Kaya pinalitan ko. Kaya lang, baliktad pala yung pagkakakabit ko. Kaya yun, patulak ang pagbukas imbis napakabig. Nagtawanan sina Valerie at Aling Marites sa sagot ng lalaki. Kumuha naman ng pagkakataong makasilip si Aling Marites sa loob ng unit nito habang kinakausap ni Valerie ang lalaki. Tinitingnan niya kung naroon pa rin sa loob ng bahay ang babaeng nakita niya. Nagtataka siya dahil hindi na niya nakita ang babae. Saan na yun? Bulong niya. Sino po? Tanong naman ng lalaki sa kanya. May hinahanap siyang bisita mo. May bisita ka ba kanina? Si Valerie na ang sumagot sa tanong ng lalaki. Bisita? Wala naman. Palabas nga ako ngayon kasi bibili sana ako ng ulam eh. Wala na akong oras magluto. Pamaya-maya kasi aalis na rin ako. Huwag ka nang bumili ng ulam. Lumabas ako kanina para bumili. Gusto mo, hati na lang tayo. Madami to. Alok ni Valerie habang ipinapakita pa ang dala niyang plastic na naglalaman ng mga pinamiling ulam. Tama, sa loob niyo na pagatian yan. Tara na sa loob. Huwag ka na mahiya, Pogi, ha? Ganyan talaga kami dito sa compound natin. Nagbibigay ng ulam. Tara na sa loob. Sige na. Itinulak na ni Aling Marites ang dalawa para pumasok sa loob. Pagkapasok ay binalikan niya ang pinto para isara. Gulat na gulat siya nang makitang nakatayo doon ang babaeng hinahanap niya. Seryoso itong nakatingin sa kanila. May puot ang mga tingin nito. Napayuko siya para iiwas ang tingin pero nang makita niya ang paan nito, nanginig siya sa takot. Maputla ang kulay at naglalabasa ng mga ugat na kulay itim na. Tumutulo ang tubig sa katawan ng babae. Doon niya nalaman na basang-basa ang babae. Excuse me eh. Nauutal niyang sabi sa babae dahil nakaharang ito sa pintuan. Oh, bakit Aling Marites? Sino bang kausap mo dyan? Tanong ni Valerie. Napalingon siya sa dalawa pero hindi makapagsalita. Itinuturo niya lang ang babaeng nakatayo sa pintuan. Ano ba yon? Tanong uli ni Val. Nang lingunin niya ang babae, wala na ito sa kinatatayuan. Nasaan yun? Multo ba yun? Sabi niya, inilibot niya ng tingin ang kabuuan ng unit pero hindi na niya nakita ang babae. Ay nako, mukhang nalipasa ka na ng gutom. O paano, kailangan ko munang pakainin to kasama ko? Sabi ni Valerie sa lalaki. Iuwi ko muna ha, babalik ka na lang kita, Pogi. Sige, salamat nga pala sa ulam ha. Ay nako, wala yon no. Sige, kumain ka na, aalis na muna kami ha. Hinatak ni Valerie si Aling Marites palabas ng unit ng lalaki. Pasimple pa niya itong binulungan habang palabas sila. Wala namang babae sa loob, Aling Marites. Ano ba yung pinagsasabi mo? Natigilan ng bakla sa pagsasalita dahil bago pa sila tuluyang makalabas ng unit ay biglang may humatak ng marahas sa kanyang buhok. Aray ko naman, ano ba yon? Pero paglingon niya, wala namang malapit na tao sa kanya. Nakita pa niya ang lalaki na naggagayak na ng plato para makakain na ito. Takang-taka siya kung sino ang gumawa nun sa kanya. Nakita mo ba yon? May humatak sa buhok ko? Tanong niya kay Aling Marites. Medyo lumayo muna sila sa tapat ng unit ng lalaki bago nag-usap. Yung multo yun! Sabi ni Aling Marites. Multo? Wala naman ako nakitang multo eh. At wala rin ako naramdaman doon. Maliban sa may humatak sa buhok ko. Pero imposible namang multo nga yun, Val. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam kung multo yun ang unit niya o talagang may kasama siyang multo. Pero base sa itsura niya, galit siya. Galit siya sa atin nung pumasok tayo sa loob. For sure ba? Nako ah, kung totoo man yan, delikado si Pogi, di ba? Sabi sa mga horror movies na napapanood ko, may kakayahan ng multo na angkinin ang katawan ng tao. Paano ko sapian lang si Pogi ng multong yon? Abay, dapat malaman niya ito. Pinigilan niya si Valerie sa balak nitong gawin. Wag, baka lalo siyang matakot. Kailangan lang natin mapalis yung multo nang hindi niya nalalaman. Eh, may alam ka ba kung paano? Tanong ni Val. Wala eh, pero may kakilala akong pwede makatulong sa atin. O sige, puntahan mo siya.
Hindi mo ko sasamahan? Hindi na, no. Kaya mo na yan. Wala pa akong tulog eh. May pasok pa ako mamayang gabi. Mabuti pa balitaan mo na lang ako bukas pag-uwi ko, ha? Sabi ni Valerie pagkatapos ay iniwan na niya si Aling Marites. Pambira naman, no. Iniwan ako si Erin ng baklang ito. Pasalamat talaga siya at malaki ang malasakit ko sa mga kabarangay ko. Hindi lang talaga nila na-appreciate ang halaga ko pero ngayon, malalaman na nila yun. Nang sumunod na araw, pinuntahan ni Aling Marites ang kaibigan niyang marunong magpalayas ng multo. Kinumbinsin niya itong bisitahin ang unit ng gwapong lalaki. Bakit ba gusto mong tulungan yung lalaki niyong Tess? Sabi ng kanyang kaibigan. Eh kasi, kawawa siya. Kailan ka pa naging concern sa ibang tao? Wala ka namang ibang ginawa kundi ang alamin ng mga sikreto nila at ikwento sa iba. Paano akong maniniwala sa'yo na bukal sa loob mo yung tumulong? Nakakainis naman to. Ganun ba talagang tingin mo sa akin? Pati ikaw, Anding. Wala ka na rin tiwala sa akin. Eh paano nga ako magtitiwala sa'yo tuwing nandito ka at may kliyente ako? Kinabukasan kumakalat na yung kwento niya. Ngayon, anong kwento ang gusto mong malaman sa lalaking yon? Uy, grabe ka na sa akin, Anding. Tumanda na tayo ng ganito tapos ganyan ka pa pala. May pagtatampong pagsabi ni Aling Marites para makonsensya ang kausap. Masama na bang tumulong sa kapwa ngayon? Pinag-iisipan ng masama kung sino pa ang tumutulong? May pagsulyap pa at pag-irap sa kaibigan. Ay nako, hindi na uubra mga paawa mo, no? Wala rin naman akong pakilam kung ano mangyari sa lalaking yon. Tutulungan ko siya kung siya mismo ang pupunta dito. Pero hindi ko siya sasadyain, no? Okay, fine. Sabi mo eh. Di, pabayaan na lang natin siya. Sino nga ba siya para pagtunan ko rin ng pansin, no? O sige, uuwi na ako. Salamat na lang. Umalis na siya pagkasabi noon, pero pinakiramdaman niya ang kaibigan. Alam niyang hindi ito makakatiis. Kilala niya ito. Hindi kaya ng konsensya ng kaibigan niya ang hindi tumulong kapag multo na ang usapan dahil alam nitong delikado yon sa mga buhay pa. Alam niyang susundan siya ng kaibigan. Kaya binagalan niya ang paglalakad na parabang wala nga siyang pakialam. Napapangiti siya dahil nakikita niyang nakasunod nga ang kaibigan niya kapag pasimple siyang lumilingon sa likuran. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang apartment nila Valerie. Napahinto siya na makasalubog niya ang bagong kapitbahay na lalaki. Pauwi na ito at mukhang galing sa trabaho. Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib nang makita niyang may nakaangklang babae sa braso ng lalaki. Kasama na naman niya! Bulong niya nang makita ang multo. Bakit kaya hindi siya nahiniwala yan ang multong yun? Ano ba ang koneksyon nilang dalawa? Bakit hindi napuputol kahit multo na lang yung isa? Siya ba? Napaigtad si Aling Marites nang biglang magsalita ang kaibigan niyang si Anding. Jesus Maria, si Anding! Bakit ka naman pasulpot-sulpot? Nakakagulat ka! Balak mo bang ihwalay na ang kaluluwa ko sa katawang ko? Angal niya. Huwag nga ako! Alam kong kanina mo pa alam na nakasunod ako, no? Gusto ka lang makatiyak na hindi ka nagsisinungaling. Oh, ngayon, nakita mo na sila. Naniniwala ka na? Tanong ni Aling Marites na malapad pa ang ngiti. Swerte ka pa rin ngayon kasi talagang may multo siyang kasama. Sabi ko na eh, alam ko na kung bakit ayaw siyang tantalan ng multong yun. Sabi ko na, may gusto ka lang malaman yata kaya atat na atat ka. Hindi naman sa ganun. Ang ibig kong sabihin, alamin mo na kung paano mapapalayas ang multong yun. Kasi tingnan mo yung gwapong lalaki, oh. Parang ang tamlay na niya. Ibang tingin ko sa kanya eh, parang mabutla na. Alam ba niya na may kasama siyang multo? Tanong ni Anding sa kanya. Ay, iyon lang. Ang totoo niyan, ako lang nakakaalam eh. Kasi ako lang nakakakita. Pero ngayon, dalawa na tayo. Eh, wala pala akong may tutulong sa kanya. O sige, uuwi na ako. Sapat na sa akin na nalaman kung nagsasabi ka ng totoo. Paalis na si Anding at para pigilan nito ay mahigpit siyang hinawakan ni Aling Marites sa braso. Napalakas na ang boses niya sa kakapigil sa kaibigan kaya nahatak nila ang atensyon ng lalaki. Aling Marites, ano pong nangyayari? Sinasaktan ba niya kayo? Tanong ng lalaki habang papalapit sa kanila. Ha? Oo. Ano kasi, pinipilit niya ako magbayad ng utang pero wala pa naman akong pere. Ang bad niyo.
Hoy, ako pa kayo ng masama. Sabi ni Anding. Kagad naman bumulong si Aling Marites sa kanya. Sumakay ka na lang. Ha? Ganun ba? Eh baka po may ibang gamit kayo na pwedeng pang collateral. Sabi pa ng binata. Naku, lahat ng gamit ko nakasanla. Baka pwede mo na lang akong pautangin para ipambayad ko sa kanya. Po? Eh wala pa akong sahod eh, sa katapusan pa. Eh baka yung kasama mong babae, baka may pera siya dyan. Sumabat na si Anding sa usapan nila. Po? Sinong babae? Nasaan? Natatarantang tanong ng lalaki. Itinuro ni Anding ang babaeng nakahawak pa sa braso nito. Ayan o, hindi mo ba siya nakikita? Biglang nanginig ang katawan ng binata. Hindi na ito makapagsalita. Lalong namutla ang balat nito. Kumaripas ito ng takbo papunta sa kanyang unit. Oh, natakot natin siya. Sabi ni Anding. Tara na, puntaan natin siya. Alam niya ang tungkol sa multo. Matagal niya na itong kasama. Ano, sabi ko naman eh, may tinatago talaga siyang sikreto eh. Kung ganun Anding, dapat natin yung malaman. Tumingin ng masama si Anding kay Aling Marites. Ang ibig kong sabihin, kailangan natin siyang tulungan. Hindi ka lang member ng mga tsismosa gang. Member ka rin pala ng palusot.com.ph. Saad ni Anding habang hinahatak siya ni Aling Marites papunta sa unit ng binata. Pagkatapat nila sa pintuan, narinig agad nila ang kalampagan ng mga kasangkapan sa loob. Lumapit si Aling Marites sa pinto at idinikit ang kanyang tenga. Nag-aaway pa sila? Mukhang nag-aaway nga. Hindi pa siya nakatiis, sumili pa siya sa butas ng bintana. Hala Anding, nakapatong na sa likod niya yung multo. Ano? Napasilip na rin si Anding sa butas ng bintana. Palala na ito. Katukin na natin yung pinto. Habang malakas niyang kinakatok ang pinto ng unit ng binata, dumating naman si Valerie. Ay, ano bang ginagawa niyo? Bakit parang tarantang-taranta kayo dyan? Tanong niya sa dalawa. Yung pogi, minumulto. Sagot ni Aling Marites. Ha? Magsasalita pa sana si Valerie pero natigilan na rin nang marinig niya ang ingay sa loob ng unit ng binata. Napalapit na rin siya sa pinto at nag-alalang kinakalampag ito. Aga! Aga pito! Baby! Buksan mo itong pinto! Ano bang nangyayari sa iyo dyan? Open the door! Natigilan silang lahat nang biglang kumalampag ang pinto mula sa loob na parabang may inihagis na matigas na bagay. Hala, wait, teka, pupuntahan ko yung caretaker para makuha yung duplicate ng susi. Saad ni Valerie nang hindi pa rin nila mabuksan ang pinto dahil nakalak ito sa loob. Nakakailang hakbang pa lang siya nang biglang tumilapon sina Aling Marites at Anding. Napatingin si Valerie sa pintuan. Nabuksan na ito. Nakatayo roon ang binata pero iba na ang itsura nito. Nanlilisik ang mga mata. Galit na galit ito sa kanila. Bakit ba kayo nangistorbo? Ano bang kailangan niyo sa amin? Sigaw ng lalaki na dumudobli na ang boses. Mayroong sumasabay sa kanya na boses ng babae. Kinilabutan na ang lahat dahil alam nilang hindi na si Agapito ang nagsasalita. Sumapi na ang babae sa katawan niya. Saad ni Anding. Anong gagawin natin, Manang? Nag-aalala namang tanong ni Valerie. Tumayo si Anding at nakipagtagisan siya ng titig sa binata. Pagkatapos ay nag-usal siya ng salita sa ibang lengguwahe. May dinukot ito sa bulsa at inihagis kay Agapito. Isa itong rosaryo na nung hinagis niya ay biglang nagkwintas na ito sa binata. Nagsisisigaw si Agapito na tila nasasaktan ng maisod sa kanya ang kwintas na rosaryo. Napahawak ito sa liig. Pilit inaalis ang nakakwintas sa kanya pero agad din niyang nabitiwan ng rosaryo na parabang napapaso siya nito. Galit na galit ang binata. Pumasok siya sa loob at biglang nagsara uli ang pinto. Nagtakbuhan sila at muling binuksan ang pinto. Panay ang kalampag nila habang itinutulak ang pinto. Sandali! Sigaw ni Aling Marites. Bakit ka ba panay ang pigil? Inis na tanong ni Valerie. Nasa panganib ang baby loves ko. Kailangan natin siyang mailigtas.
itulak kasi tayo ng tulak ng pinto eh, di ba? Palabas ang pagbukas nito. Hindi na nakalak ang doorknob. Ibig sabihin nakabukas ang pinto. Kailangan lang natin hilahin ang pinto. Ay, oo nga pala. Forget ko rin. Sagot ni Valerie. Hinila na nila ang pinto at nabuksan na nga nila ito. See, I told you. Pagmamalaki pang sabi ni Aling Marites. Nabigla silang lahat ng pagtingin nila sa loob ng bahay ay nakita nilang nakalutang nasa hangin si Agapito at wala na itong malay. OMG! Aga! Baby! Anong ginawa niya sa'yo? Saad ni Valerie. Maging alerto kayo! Hindi pa nakakaalis ng babaeng nakasapi sa kanya! Utos ni Andeng. Naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon. Maya-maya ay biglang dumilat si Agapito. Kasunod nito ang malakas na pagtawa. Basang-basa ang katawan nito at tumutulo pa ang tubig sa simento. Sino ka? At ano ang kailangan mo? Matapang na tanong ni Andeng sa nakasapi sa katawan ng lalaki. Hindi na ninyo kami mapaghihiwalay. Magsasama na kami sa kabilang buhay! Sigaw ng nasabing babae. Pakawalan mo siya! Huwag mo siyang isama! Hindi pa nakatadhana na lisanin niya ang mundo! Huwag mong diktahan ng mga mangyayari sa buhay niya! Wala kang karapatan! Sigaw uli ni Andeng. Lalong tumawa ang babae. At ikaw, may karapatan ka bang pigilan ako? May magagawa ka ba? Muling umusal ng dasal si Andeng. Kinuha niya ang Biblia mula sa dala nitong bag, pero bigla na lang itong hinangin at bumalandra sa sahig. Tumawa ng tumawa ang babaeng nakasapi sa binata. Loko ka! Teka nga! Kinuha ni Aling Marites ang Biblia at inihagis kay Agapito. Dumikit sa katawan nito ang libro. Napadipa ang binata at nagdikit ang dalawang paa na parang siya'y ipinako sa krus. Maya-maya'y nagsisisigaw ito na parang nasasaktan. Pumapalahaw. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng binata. Ilang sandali pa'y kumalma na ang babaeng nakasapi. Biglang nalaglag ang katawan ni Agapito sa sahig. Dali-dali nila itong nilapitan. Hawakan niyo ng mabuti! Utos ni Andeng. Kagad namang hinawakan ni Aling Marites ang magkabilang kamay ng binata. Nakapwesto siya sa ulunan habang hawak ang mga kamay nito. Habang si Valerie naman ay naupo sa pagitan ng dalawang hita ng binata at hinawakan naman niya ang mga hita. OMG! Ang ganda ng view! Pero huwag mo nang maakit ngayon. Kailangan mo na kitang mailigtas, baby! Saad ni Valerie. Tumigil kang ha? Kaya yata sa sinapian kasi nilalandi mo eh. Saway naman sa kanya ni Aling Marites. Muling nag-usal ng dasal si Andeng. Pagkatapos ay pinahiran niya ng bindetadong langisang noo. Ibabaw ng palad at paa ng binata. Ipinatong din niya ang Biblia sa ibabaw ng dibdib nito. Maya-maya ay umuungol na ang binata. Dumilat ito na ikinagulat ni na Valerie at Aling Marites. Nako, wala na siyang mata. Puro white na. My gosh, saan na napunta ang eyeballs niya? Kinikilabot ang sabi ni Valerie. Nagpupumigla si Agapito kung kaya't lalong hinigpitan ng dalawa ang paghawak sa kanya. Huwag ka namang manipa, baby. Baka kung saan mapahawak ang kamay ko, di ka. Sabi pa ni Valerie dahil pilit siyang tinatadyakan ng binata kung kaya't mas napapalapit siya sa maselang bahagi ng katawan nito. Malapit na ako sa katotohanan. Gika, talaga. Time ko yarn. Lalong lumakas ang ungol ng binata. Naglalabasa na ang malalaking ugat nito sa liig at mukha, pati sa braso. Tila nagagalit ito sa mga sinasabi ni Valerie. Tumahimik ka nga bakla. Nagagalit na oh. Inis namang sabi ni Aling Marites. Pinagwiwisika ni Andeng ng holy water ang katawan ng binata habang umuusal ng dasal. Sigaw ng sigaw si Agapito dahil nasasaktan ito sa holy water na tumatama sa kanyang katawan. Iwanan mo na ang katawang yan. Maawa ka sa kanya. Alam kong hindi ka galit sa kanya. Minahal mo lang siya ng sobra. Pero magkaiba na kayo ng mundo ngayon. Kung talagang mahal mo siya, magiging masaya ka para sa kanya. Pagkausap ni Andeng sa nakasapi sa katawan ni Agapito. Hala, may ganong isyu?
Tanong ni Valerie. Sabi ko na eh, talagang may sikreto itong itinatago. Segunda naman ni Aling Marites. Paulit-ulit na kinausap ni Andeng ang babaeng nakasapi sa katawan ng binata hanggang sa kumalma na ito. Unti-unting naging mukha ng babae ang itsura ni Agapito. Umiiyak ito, subalit mahinahon na. Pakawalan mo na siya. Bakit mo ba siya pinahihirapan? Tanong ni Andeng. Hindi ko kaya mag-isa. Nangako kami na panghabang buhay. Pero bumitaw siya. Iniwan niya ako. Hindi ko kaya. Umiiyak na sagot ng babae. Anong pangalan mo? Lori. Lori? Sa ginawa mo, ikaw lang din ang nahihirapan. Gusto mo bang ganyan ka na lang kaysa nasa itaas ka na at payapang kasama nila? Gusto mo bang nandito at paulit-ulit na sinasaktan ang sarili mo? Umiling ang babae sa tanong ni Andeng. Kung ganon, patawarin mo na siya at palayain. Dahil hindi mo naman siya nasasaktan sa ginagawa mo. Sarili mo lang ang pinahihirapan mo. Kailangan mo nang tumawid. Muling umusal ng dasal si Andeng. Pagkatapos ay winisikan uli ng holy water ang katawan ng binata. Umusok ang katawan nito na parabang mainit na bagay na sumisingaw dahil nabasa ng tubig. Paulit-ulit yung ginawa ni Andeng hanggang sa tuluyan ng nilisan ng multo ang katawan ni Agapito. Matapos ang ilang sandali, ay nagising na ang binata. Baby, ikaw na ba yan? Tanong ni Valerie na ikinabigla ng binata. Ang ibig kong sabihin ay Agapito. Sinusubukan ko lang naman kung ikaw na yan eh. Kung alam mo na yung pangalan mo. Bakit? Ano ba nangyari? Saka bakit ganito ang peso nating lahat? Nagtatakang tanong ng binata. Ay, ayaw mo pa ng ganitong posisyon? Gusto mo ba eh baguhin natin? Ano bang gusto mo? Pabiru pang sabi ni Valerie. Naupo na si Agapito at inalalayan naman siya ni Aling Marites. Pinaupo nila ang binata sa upuang malapit. Nangihina pa ang katawan nito at nagtataka kung bakit nangyayari yun sa kanya. May kilala ka bang Lori ang pangalan? Tanong ni Andeng kay Agapito. Tumango ang binata. Paano niyo siya nakilala? Paano niyo nalaman? Siya ang gumagambala sa'yo. Sumama siya dito. Ex-girlfriend ko po siya eh. Hindi po niya kinaya yung pakikipag-break ko sa kanya kaya nagpakamatay po siya. What? Bulalas ni Valerie. Uy, ang OA mo naman. Saway naman ni Aling Marites. Sige, ituloy mo ang pagkwento. Sabi pa nito habang inaabutan ng tubig na inumin ng binata. Bakit ka ba nakipaghiwalay? Grabe naman yata ang daylan para magpakamatay siya. Hindi po niya kasi matanggap na mas mahal ko yung best friend niya. Alam kong sobra niya ako mahal. Alam kong sobra ko siyang nasaktan. Pero hindi na kaya ng konsensya ko na itago pa ang relasyon namin ni Dante. Sabay-sabay silang nagulat ng banggitin ni Agapito ang lalaking pangalan na yon. Sino naman yung Dante? Tanong uli ni Aling Marites. Oo nga! Segunda uli ni Valerie. Nakakaloka mga revelation, ha? Isagad mo na. Parang hindi ko na nagugustuhan ito. Si Dante po, yung boyfriend ko. Boyfriend? Nanlalaki ang mata na tanong ni Aling Marites. Opo, girlalo po kasi ako eh. Kaya hindi kinaya ni Lori ang pagtatapat ko sa kanya. Kaya nagpakamatay siya. Tumalon po siya sa tulay. Tapos mula noon, nagbumulto na siya. Hindi na niya ako iniwan. Akala ko kapag umalis ako sa amin eh, lulubayan niya ako. Pero hindi pala. Sumama pa pala siya sa akin dito. Teka, nasa na po ba siya? Wala na siya. Natanggap na niya ang nangyari. Napatawad ka na niya. Sagot ni Andeng. Ay, salamat naman. Hindi na po ba niya ako guguluhin? Ay nako, kaya pala nung niyakap kita, nakaamoy ako ng malansa. Ay, nag-rainbow ang paningin ko sa true lang. Backlash to, bakit kasi nagtatago ka pa sa maskara? Matatanggap ka naman namin eh. Sabi pa ni Valerie.
Oo nga, at least ngayon, nalaman na namin ang buong katotohanan. Sabi naman ni Aling Marites na binara ni Valerie. Excuse me, ipapaalala ko lang Aling Marites ha. Ikaw lang po ang atat na atat na gustong alamin ang sikreto ng Bortas na to. Pero aminin mo rin bakla, dahil sa akin, nailtas natin siya. Napasabat naman si Andeng sa usapan ng dalawa. Bilib din ako dito kay Tess. Pati multo, nasasakap na niya. Iba rin ang level ng pagkatsismosa mo, no? Tumataas na talaga. Di na ako magtataka sa susunod eh, isasama na ito ng multo sa ibang lugar na yung mga nganap ng chismis. Ay nako, true! Apir tayo dyan, Momshi! Pagsang-ayon naman ni Valerie, binalingan naman ni Andeng si Agapito. Alayan mo ng dasal si Lori. Pagkatapos, palagi mong pamisahan tuwing Linggo para tuluyan na siyang manahimik. Di ko rin siya masisisi talaga. Hirap din makamove on sa revelation mo. Salamat po sa tulong ninyong tatlo ha. Utang ko po sa inyo ang bagong buhay ko. O eh, anong balak mo ngayon? Tanong uli ni Valerie sa binata. Baka po, bumalik muna ako sa amin. Ang tagal ko rin hindi nakita si Dante. Nakipag-cool off kasi ako dahil nadadami na siya sa problema ko. Pero ngayong okay na, siguro pwede na uli naming ituloy yung naudot naming relasyon. Hmm? Sayang naman. Pero kapag may bago na siya, nandito lang ako. Tinawanan na lang nila ang sinabing yun ni Valerie. Hala? Seryoso kaya ako, no? Gara niyo pala? Nang makalis na sa lugar na yon si Agapito, nagbagong buhay na rin si Marites. Hindi na niya ikinukwento pa sa iba ang naranasan nilang kakaiba. Natakot din siyang balikan ng multo ni Lori. Pinatunayan din niya sa mga kaibigan na ang pangalan niya ay pangalan lang at hindi katangian o inuugali. Wakas!